Hello, what's up mga kamata? Welcome naman sa panibago nating video. Today, we'll discuss about kung yung question na safe ba kahit wala tayong treasure. Okay? Kung halimbawa kapos tayo sa budget and then we want our assets to be safe. Safe ba kahit wala tayong gamiting treasure sa Axie Infinity? So, my answer is yes. Kung yan din ang sagot mo mga kamata or yan din yung question mo sa sarili mo, this video is for you. So, let's go! Ayun mga kamata. Ayun, explain ko sa inyo kung bakit safe kahit wala kang treasure. Just make sure you do these steps, okay? Step number one, mga kamata. Walang virus or malware ang devices kung saan nakasave yung raw ninyo and yung assets nyo. Bakit? Kasi may possibility na dyan sa malware na yan, ma-hack yung mga assets nyo. Lalong-lalo na kung yung seed phrase nyo is naka save dyan sa device kung saan nakalagay yung Ronin wallet nyo mga kamata. Pangalawa, okay, ikaw ang gumawa ng seed phrase mo. Mga kamata, meron tayong mga tropa minsan na nag-iaya sa atin gumawa ng Axie Infinity or mag-invest dito sa Axie Infinity, gumawa ng Ronin wallet and tinulungan nila tayo. Dahil mangmang tayo, sorry for the word, they helped us and then we are unaware sa sarili natin na yung seed phrase pala is nakita na nila. And then sabihin na natin na kunyari hindi nila nakita pero nakita pala nila and then later on sila pala yung mga hack sa inyo bandang uli. So iwasan natin yan mga katropa, mga kaibigan, mga kamata. That's a toxic Filipino culture. Magtulungan tayo, hilahan tayo pataas. Okay, pangatlo mga kamata is yung phishing sites. So yung phishing sites, yun yung may mga free sponsored pages and yung halimbawa may giveaway na Axies and SLP. So iwasan natin yung mga pages na yun. Wala po, there's no such thing as free sa mundo ng Axie. Yung mga free lang na binibigay is yung halimbawa sa mga YouTube content creator na kapag nagawa mo yung certain task is magbibigay sila ng free SLPs or Axie kapag nabunod ka sa raffle or etc. or something like that. So sila lang po yung mga nagbibigay niyan and wala na pong iba. So so far naman sa pagkakalam ko, sila pa lang yung nakita kong nagbibigay as legit and also a scholarship. So, ayun mga kamata, pang-apat na na point ko dito is about huwag mong isa-save yung seed phrase mo sa device kung saan nandun yung Ronin wallet or assets mo. Kung ayaw mong mag-treasure ha mga kamata, just to be safe. Kasi ako almost 3 months na akong nag-a-Axie and meron na rin ako mga scholars. All of them are safe kasi ginagawa ko yung mga steps na to. So, based on my experience lang. So, I'm talking on my experience. So, wala po akong treasure mga kamata. And, ayun, yung pang-lima natin is gumawa ng hard copy ng ating seed phrase. So, bakit? Huwag natin isa-save mga kamata yung seed phrase natin sa laptop or sa device kung nasan yung running natin. Kasi baka nga mapasok po siya ng malware. Balik tayo sa number one. Kapag napasok kasi ng malware yan mga kamata, yung mga elite na hackers dyan, kaya po nila makita yung seed phrase natin sa loob ng device natin. So, ang ginawa ko mga kamata is dinelete ko yung seed phrase ko dun sa device ko and then pin-rate ko na lang siya as hard copy and then binigay ko yung isa kay Mrs., isa sa akin and isa na kung saan dalawa lang kami ang nakakaalam kung yung isa nilagay namin dun sa lugar kung saan kami lang nakakaalam. Halimbawa, isang cabinet or sa lalagyan ng mga pinggan or sa lalagyan ng mga sapatos, gano'n mga kamata. For example lang naman yun. And then ito yung dalawang bagay mga kamata kung bakit tayo na-hack. Okay? Balik tayo dun sa tropa. Unang-una is sa tropa. Okay, so sa tropa na nagturo sa atin, nagpakilala sa atin na Axie Infinity and then tinulungan tayong gumawa ng Ronin. Kunyari mabait or maganda yung kalooban nila na ay sige na mag-invest ka, tropa, kumpare, best friend. And then later on sila pala yung mga hack sa atin. So, ayun, isa sa mga dahilan kung bakit tayo na-hack. Tropa. Pangalawa mga kamata is phishing sites. Yun nga, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko, minsan kapag gumawa tayo ng Ronin natin or ng Ronin wallet natin, yung dating pinasukan na natin, yung pinasukan na natin mismong site is a phishing site. So meron akong link dyan sa taas mga kamata and i-click mo na lang yan, panoorin mo. Yan yung mga sample ng phishing sites na or phishing websites na hindi dapat natin pasukin. Okay? So, kapag gumawa tayo ng Ronin wallet dyan sa mga phishing sites na yan, and then, after 1 hour, pagkabili mo ng asset mo, wala na yung mga Axie Morb. Dahil, guys, sobrang bilis na mga hacker na to, kahit segundo or minuto, ubus yan, ubus yung asset mo na yan. So, make sure na hindi fake website yung papasukin nyo. Sorry mga kamata. Okay? Ito lang yung tip ko mga kamata, no? Ito lang yung tip ko para sa inyo.
hindi po manghuhula ang hacker para mahulaan nila yung 12 seed recovery phrase ninyo. Okay, so yung 12 words na yan, mahirap pong hulaan yan. Diyos lang makakagawa niyan, mga kamata. So napaka-imposibleng bigla na lang, no, nahack ako mga tropa, nahack po ako. Nagmagpo-post tayo sa Facebook groups and then sabihin natin, wala naman po akong pinasok na website, wala naman po akong... Ayun mga kamata. So kahit sabihin nyo wala kayong pinasok na website, kung may malware yung PC nyo and then doon nakasave yung seed phrase nyo, maaari pa rin po kayong ma-hack. Okay? So just make sure na sundin nyo yung tip natin. And then, yun nga, baka alam ng tropa natin kung sino yung tumulong sa atin na gumawa ng seed phrase, mga kamata. Alam nila yung 12 word na yun. Baka na-picture nila, na-memorize nila, or something else. And then later on, i-hack ka na nila pag nagkaroon ka na ng maraming access or maybe patatagalin lang nila mga isang buwan or dalawang buwan bago ka nila i-hack. So, ang tawag dun hindi po kaibigan. Ang tawag dun ay ahas. Okay? So, sorry for the word pero that's toxic Filipino culture. Iwasan po natin yung mga kamata. At ayun, safe. Safe ba kahit walang treasure? Yes, safe. Basta sundin niyo po yung tips na yan. Okay? So maraming salamat sa panonood mga kamata. Again, please, kung nagustuhan niyo itong video na to and kung gusto niyo magkaroon pa ng maraming video tulad nito, please subscribe ka na sa YouTube channel natin and then mag-iwan ka na rin ng like para sa video na to. And also, comment down below kung ano pa yung mga suggestions niyo or yung mga gusto niyo pang gawin nating content in the future. And so that makatulong ka rin po sa algorithm ng video ko and makatulong tayo sa ibang i-invest sa Axie Infinity and hindi lang sa Axie Infinity, sa ibang NFT games na kinakailangan ng mga 12 seed phrase recovery, mga ganun-ganun, yung mga MetaMask wallet and Ronin wallet. Maraming salamat mga kamata and kamataak. Salute!